balita Biblia. Verse 1, tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung ituturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa panangin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nanalig sa sariling mga gawa, kundi sumampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matuwid na hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na babayaran, pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli o sa mga Hudyo? Hindi. Ito ay para rin sa mga hindi tuli o mga hintil. Sinasabi natin batay sa kasulatan na itinuturing na matuwid ang Diyos ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos, ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya ay tinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya siya ay naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos at sa gayoy sila ay itinuring na matuwid dahil hindi sila tinuli. At siya ay ama rin ng mga tuli. Hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sila ay sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating ninunong si Abraham noong bago siya tuliin. Verse 13, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod nila niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay ipagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Verse 8:15. Ang kautusan ay nagdadala ng puot sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga, sa pananampalataya na babakay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw na kautusan ang mga Hudyo, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat, gaya ng nasasulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong kanyang mga sulat. Inilalakad niya muna ang isang napakahalagang ideya sa kanyang narrative o argumento. At pagkatapos niya mailakad ang kanyang ideya o ang karunungan, kaalaman patungkol sa Diyos, sa doktrina, sa kanya ito inilalakad sa buhay ng tao. At ito ang napakahalagang pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Hindi lamang natin maunawaan ito, kundi hinihingi natin sa Diyos mismo na tayo ay kanyang patnubayan at maunawaan ang lahat ng mga ito upang maisabuhay po natin ang kanyang mga katotohanan. Now, sa mga nakaraang panahon, we already studied chapter 1 hanggang chapter 3. Now, we are on chapter 4. Ating pinag-aralan na ang mga Hudyo, ang kanilang bansa, ay merong advantages
sa ibang mga bansa, sapagkat ibinigay sa kanila ng Diyos ang sampung kautusan doon sa Sinai, or the oracles of God, or the law. In that sense, it makes them a little bit better than the Gentiles. Yan yung sinabi niya sa Romans chapter 3, verse 1. Then what advantage is the Jew, or what is the value of circumcision? Must in every way, to begin with, the Jews were entrusted with the oracles of God. So kung meron mga advantage ang mga Hudyo, ito ay yung ibinigay sa kanila ang law of God. At ang argumento ni Pablo sa chapter 3, na ang Hudyo at ang mga Hintil ay pareho lang in some matters. Bagamat ibinigay sa kanila sa mga Hudyo ang batas, pero makikita natin sa kanyang argumento na ang Hudyo at mga Hintil, pareho lang silang makasalanan. At ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, and it is not by works. So in meaning, kahit may advantage in some sense sa mga Jewish nation sa kanila ang batas ng Diyos, pero in the same sense, ang Hintil at ang Hudyo ay magkakapareho lang because both of them are sinners, at ang kaligtasan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa batas na ibinigay ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananalig lamang sa ating Panginoong Jesucristo. And finally, also, sinabi niya that God is the God of the Jewish nation as well as the Gentile nation. Kapag meron lamang isang totoong Diyos na siyang maghahatol ng lahat ng gawa ng tao ayon sa gawa ng tao. Now, this truth leads us in chapter 4. Ito na yung ating aral, where Paul's arguments are now pointing to the person of Abraham. Ginamit niya ang experience, ang pangyayari kay Abraham, para mabigyan ng mahalagang punto yung kanyang gustong ituro sa mga oras na ito. Ang pinakapuso ng kanyang pagtuturo ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya and not by works. At ang kahalagahan nito, ibinalik niya ang isang katotohanan patungkol sa pangyayari kay Abraham, na ito ang ginamit niyang aral para maipatunayan yung kanyang nais na ipunto. So, now this truth leads us to chapter 4. At ang argumento niya rito ay na sinabi niya that Abraham, his faith, and him being uncircumcised when he believes, and circumcised later after he believed. Ano ibig sabihin ng pinunto niya doon sa chapter 12, no, marami sa mga Genesis, chapter 12, hanggang yung mga succeeding verses, passages, na si Abraham, bago pa siya tuliin, siya ay nanalig na. And that makes him the father of those who are not circumcised. Pag hindi ka kasi circumcised, ang mga sinicircumcised, ang mga tinutuli ay mga Hudyo lamang. Dahil ang mga Hudyo, ang ginamit na tipan ng Diyos sa kanya ay ang pagtutuli. So meaning, in the Old Testament, if you are in with God, ang dapat na tinitingnan sa iyo diyan na bilang tanda ng kanyang pakikipagtipan sa iyo ay ikaw ay tuli. So kaya dahil ito ay ibinigay niyang batas sa mga Hudyo at hindi niya ibinigay na batas para sa mga Hintil. Kaya lang maganda yung pangyayari kay Abraham na siya ay nanampalataya kahit hindi pa siya tuli. At nung nanampalataya siya, tinuli siya bilang tanda ng kanyang pananampalataya. And that makes Abraham the father of all those who are not circumcised and as well are circumcised. We can see the figure of Jesus Christ in him. Now, si Jesus ay ama ng lahat ng bansa, Hudyo man o hindi man Hudyo. Now, in verse 1, sa verse 1 na ating binasa kanina, Paul makes Abraham as an example. Kanyang binanggi that Abraham learned all this truth by himself through what he experienced. At ang mga katotohanan ito is all about justification, is by faith alone, not of works. Tayo ay napapawalang, mahalaga kasi ito eh. Karamihan ng dumaang mga pagsubok sa loob ng simbahan ay laging
pananampalataya, pero kailangan mong gumawa. Lahat ng mga kulto ganyan, kaya kahit makita mo ang mga kultong napapaloob sa Kristyanismo, laging kailangan magsalot ka ng ganito, ng puti. Sabi ko nga sa anak ko kanina umaga, anak, maghanap ka ng simbahan ngayon dyan. May mga tinuro akong may mga Reformed Church din doon. Sabi niya, pwede ba ako umaten doon sa mga, ano? Ay, sabi niya pala, oo, hanap ako, wag lang doon sa mga nakaputi. Di ba, usually mga kulto, di ba, yung ibang ganyan, kailangan puti ang suot mo or else hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Or kailangan ay ang buhok mo ay napakahaba. May mga ilang relihiyong Kristyanismo na kailangan ay long hair ka at hindi ka nagpapagupit, at pag nagpagupit ka, you are not right with God. So, nasa kanilang paggawa ang kanilang kaligtasan, kailangan kainin mo ito at hindi huwag mong kainin. So, makikita natin ang dalawa lang uri ng relihiyon sa mundong ito na sa ilalim ng Kristyanismo. Isa, yung relihiyong totoo na itinatag ni Kristo na siyang ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalawang uri ng relihiyong Kristyanismo ay ang pananampalataya kay Kristo at may kaakibat na paggawa. Kailangan magkasama yung dalawang yan para ikaw ay maligtas. So ito yung mga dalawang uri ng relihiyon na kumakalat sa panahon nila at maging sa kapanahonan natin. Kaya nga pinupunto rito ni Pablo, ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Period. Okay? Pero mamaya medyo i-balance natin yun. So dito, binanggit niya na, and the truth of Paul's argument is about justification by faith alone, not of works. Salvation is not exclusive for the Jew. Yun ang gusto niyang ipahintulit. Sabihin dito, hindi lamang sa mga Hudyo ang kaligtasan, but also God includes other nations, mga non-Jewish. Ngunit alam natin na in some sense, hindi lamang ang kaligtasan that includes other nations or the Jew, but also it is exclusive for the elect only. Ayan naman ang isang katotohanan as we study the Bible. So among the Jew, may elect, and among the Gentiles, may elect. Kaya ang kaligtasan ay para sa mga elect, whether Jew or Gentile. Si David also given as an example for the blessedness of those who are being forgiven and removed its guilt. Kaya dalawa yung ehemplo na binanggit natin sa chapter 4 ng Romans. One is Abraham, yung kanyang karanasan all throughout sa kanyang ministry in the Old Testament. At ang pangalawa, yung kay David. Yung kay David naman, nagre-refer yung sa blessedness, ang taong mapalad. Sino raw ang taong mapalad? As David also experienced it. Sapagkat si David, napakalalim ng kanyang kasalanan nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. Kaya even though David was being called as a man that follows God's heart, pero makita natin, David is the one of the most sinful men in the Bible. No? Kay nagkasala ng immorality, siya rin ay in some sense nagkasala rin ng pagpatay dun sa asawa ni si Uriah. No? So makita natin all those sins ay committed by a person who is after God's own heart. Pero in his, doon sa Psalms 51, makita natin doon na kung paano siya ay doon sa kanyang mga kasalanan, nagsiphayo ang kanyang puso at tuloy nagkaroon siya ng isang malalim na pagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan when he was being rebuked by a priest. Kaya nga nung, or was being rebuked by Samuel, no? Kaya makita natin, dito, binanggit siya ni Paul bilang argumento na sinasabi, mapalad ang mga taong pinatawad sa kanilang mga kasalanan. So those are the blessed people. Sa mundong ito, ibang sukatan ng mapalad. Mapalad ka kung ganito ka, kung ganyan ka, ganito ka. But the Bible said, ang mga taong mapalad ay yung pinatawad sa kanilang mga kasalanan. At yung mga kasalanan nila ay inalis ng Diyos sa kanila, yung guilt of sin.
tinanggal ng Diyos sa kanila. Kaya kung tayo yan, kung tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na makikita natin dito in verse 25, sabi niya na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. So it's actually, yung passage natin is pointing us to Jesus Christ. Ito yung kalagayan ni David. Pero sabi niya, ang mga taong mapalad ay yung mga pinatawad. Okay, so Abraham became the father of those who are circumcised. Mga Hudyo. Siya ay naging ama ng mga Hudyo. As well as those who are uncircumcised, which is the Gentiles. Siya ay binilang na matuwid bago pa niya tinanggap ang sign and seal of the covenant, which is circumcision. Sa Old Testament, ang tanda ng pakikipagtipan ng Diyos ay tuli. Ang nangangahulugan nito na yung kumbaga, there's a need for the blood in order for us to be right with God. Kaya nga, blood, ang tawag sa circumcision is a bloody covenant. At dahil circumcision din to, may tinatapyas ang Diyos Andes. Kaya nga sabi, it's not a circumcision of the flesh, but the circumcision of the heart. Kaya ang kahulugan sa Old Testament ng pagtutuli ay yung pagbabago ng puso sa pamamagitan ng dugo. Kaya ang circumcision, nakatuon kay Jesus Christ. That the Messiah, that someone that make us right with God, will die on the cross. There's a blood needed. Kinakailangan ng dugo para tayo ay maging matuwid sa harapan ng aming Panginoon. Kaya, at ang pangalawang kahulugan ngayon, dapat ang puso natin ay ma-circumcise, which God promised us in the book of Ezekiel. Napapalitan niya ang ating mga puso na sa New Testament ay tinuturing iyong born again or yung puso natin na binago ng ating Panginoon. Now, makita natin that after Abraham received the sign and seal of the covenant, he became the father of us all. The circumcised and the uncircumcised. For when God made a covenant to His people, He includes the family and their children. Sakop ang nakipan. Now, makita natin, nakipag-tipan ang Diyos kay Abraham at kasama sa kanyang tipan ang kanyang mga anak. Now, they were all, yung mga anak na lalaki, they were all being circumcised. Ibinigay sa kanila ang sign and seal of the covenant. Hindi nila hinintay na lumaki ang bata para ibigay ang sign and seal. Kundi at the day of 8 year old pa lang yung bata, sinicircumcise na at binibigyan nila ng pangalan. So makita natin na hindi lang si Abraham na siyang nanalig, kundi yung mga anak din ay bahagi ng tipan, kaya ay binibigay sa kanila ang sign and seal of the covenant. Parang sa New Testament, ganun din. No? Sa New Testament, hindi na circumcision kasi hindi na kailangan ng blood ngayon. Si Jesus Christ ay namatay na para sa ating mga kasalanan. So what we needed is actually yung tinitingnan na lang natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ. So now, it's a bloodless covenant. Kaya ang sign and seal of the covenant today is baptism. Anong nangangahulugan ng baptism? Paglilinis na lamang. There's no need for a blood. Ang kailangan na lang natin ngayon ng tubig na siyang sign and seal of the covenant. Kaya nga sa Bible, we can see that in the book of Acts, na kapag ang head of the family ay nanampalataya, the whole household will be baptized. They were given the sign and seal of the covenant. Sabi naman ng iba, wala namang sinasabing walang bata doon. At the same sense also, wala namang sinasabing walang bata doon. Ang punto lang doon, when a person who is the head of the family believe, the rest of the household, may bata man o wala, they will be baptized. Kasama sila, they were all part or members of the covenant of which God, by the virtue of His covenant, that includes children. Si Abraham ay tinawag na ama ng mga tinuli. And the whole Israel, the whole nation, it means sila.
Now in passing, Paul made it clear at some point of the scripture that the true sons of Abraham are those who believe in Christ. Kaya pag inano mo na, pag inanalyze mo na yung Old Testament and the New Testament, binabanggit doon na ang totoong anak, no? Ang totoong anak anak ni Abraham ay yung mga nanalig kay Kristo. So meaning, even though a person is a Jew, tungkol Jew siya, even though he has the sign and seal of circumcision or baptism, hindi nangangahulugan na siya ay isang taong ligtas agad because of the sign and seal. Hindi nangangahulugan because of the outward sign that a person is really the sons of Abraham. Pero even though a person is a Gentile, Filipino, Amerikano, o ano, nanampalataya sila kay Kristo, anak sila ni Abraham. So kung sila ay anak ni Abraham, sila ay tagapagmana sa pangako. Merong pangako. If you are Abraham's son, there is a promise. Bagamat ang promise kay Abraham, the literal na nation, literal na tao, literal na blessing in terms of pinagyaman talaga sila. Lahat yun nakamit ni Abraham in his days. Bagamat sinabi, even though nakamit nila yung literal na physical na na pangako ng Panginoon, pero sabi rin nila in the book of Hebrew, hindi ito yung inaasam namin. Ang inaasam namin is not just a place, but a city which wherein God, ang Diyos, ang siyang may likha. Not made of hands. At sinabi na rin na ang kanilang gusto, God is actually building not a people, but a people of God Himself. Mga anak talaga ng Diyos. So kaya yung merong physical na pagsasakatuparan ng pangako, pero meron ding spiritual na pagsasakatuparan ng pangako. That's why some theologians believe na kasing dami ng sabi niya, ang magiging anak mo ay kasing dami ng buhangin at kasing dami ng bituin. So yung buhangin, ito represents yung sa katuparan ng pangako ng Diyos sa mundong ito, but in the same sense, sa katuparan ng pangako ng Diyos sa spiritual sense. Yun nga yung mga mananampalataya kay Jesus Christ na siyang ituturing na mga anak ni Abraham. So therefore, the true sons of Abraham are those who believe in Christ, not necessarily those who receive the sign. Circumcision is nothing. Sa panahon natin, baptism is nothing if you don't follow, no? If you don't believe in the Lord Jesus Christ. Kaya binanggit din ng Bible, even though those who are Jew, kahit binigay sa kanila yung oracles of God, yung law, kahit ibinigay sa kanila, pero kapag hindi naman nila sinusunod yung batas na yon, itinuturing din silang mga uncircumcised, mga hindi tinulit. No? At makita natin, ang problema lalo ay walang sinuman among them na nakasunod doon sa ibinigay na batas. Therefore, righteousness comes not from the law, but by the promise through faith in Christ. We can read that in Romans 2:25. Sabi doon, first, circumcision indeed is of value. Mahalaga sabi niya ang pagtutuli. Kung susundin mo ang batas. Okay? But if you are breaking the law, your circumcision becomes uncircumcision. Sabi niya, ikaw Hudyo, ibinigay sa inyo ang batas. Maganda yung ikaw ay circumcised ka, pero kung hindi mo sinusunod yung batas, para ka rin mga uncircumcised. Pero yung mga taong, verse 26, if a man who is uncircumcised, which is here a Gentile, pero kanyang sinusunod ang batas, will not his circumcision be regarded as circumcision? Verse 27, then he who is physically uncircumcised, but if the law will condemn you, who have the law, written code, and circumcision, but break the law. For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical,
But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart. Kasi sabi niya, ang siya'y nanali, saka lamang siya tinuli. Para siya namang itinuring ng ama ng mga Hudyo, the father of the Jewish nation. But he as well, the father of the Gentiles. Sapagkat ito ay nagpapakita na si Abraham is actually the father of the circumcised, in a sense, those who believe in Jesus Christ, whether you are Jew or Gentile. So, sino ang magtuturing na si Abraham ay ama? Ang mga nananig sa pangako. Pag ikaw ay nananig sa pangako, si Abraham ay ang iyong ama. So, therefore, you will receive the blessing. Just like what David said. Sino yung makatatanggap ng blessing? Those who are being forgiven. Those who were sins has been covered. Now, the promise comes not from observing the law. That's another thing na gustong ipunto dito ni Pablo. Hindi sa pagsunod sa batas ang ating kaligtasan. Tulad ng pangako kay Abraham na siya ay magiging tagapagmana, that Abraham as the heir of the world comes from faith and not of the law. Makakamit niya yung pinangako ng Diyos hindi dahil sa kailangan niyang gawin ang mga bagay nito, kundi mula ito sa pangako ng ating Panginoon. It was given to Abraham as a promise and received it when he believed. Kailan yan, in the coming of Christ, then comes for him to be circumcised as a sign that he believed in God's covenant. Binanggit na ang law, ang bunga ng batas ay puot ng Diyos. The law brings wrath, sa verse 15. And kung walang batas, walang transgression. Ibinigay ang batas sa atin so that we may know that we are sinners. Bakit may batas? Alam niyo ang batas, reactive. Walang batas na proactive. Pag sinabi kong reactive, may magagawang kasalanan saka gumagawa ng batas. Di ba ganyan ang Senado? May maling ginawa ang gobyerno o ang mga kamali. So ngayon, gagawa ng batas ang Kongreso para hindi na muling gawin ang kamali yon, or else magpapanish sila ng malaking ng punishment. So reactive, walang proactive. Ang batas ay lagi proactive. So pag sinabi ko proactive, kunyari wala pang nagagawang ganitong klase ng kasalanan, gumawa na sila ng batas para hindi magawa. Walang ganon. Laging reaction. Nagre-react lagi ang batas sa mga ginagawang kamalian, kasalanan ng mga tao. So, kaya lang, kung walang batas, walang transgression. Ibinigay ang batas as a reaction doon sa paglabag ng mga tao. Now, lastly, makita natin sa Romans 4:16-25 na ang pangako ay ibinibigay. Dumarating sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 16, therefore the promise comes by faith. It cannot be achieved by anyone in following the law. Sa verse 16b and 17, he is the father of us all. Father Abraham became the father of those who believe, Jews and Gentiles, therefore an heir of those who believe, whether circumcised or not circumcised. Dito makita natin yung kung paano ibinigay ni Paul ang isang argumento kung ano ang pananampalatayang mainam. Ito, this will reflect to us today. Ano bang klaseng pananampalataya meron sa Abraham that makes him, bakit hindi si David as the father of faith? Why is it God used Abraham as a picture of true faith? Ito. Sa verse 18, inilatag ito ni Pablo. Sabi niya rito, sa pagbibigay ng ehemplo sa karanasan ni Abraham, sabi doon, kahit wala ng pag-asang magkaanak, though ang sitwasyon ay yung may pangako ang Diyos na dadami ang kanyang mga anak, kaya nga lang, ang sitwasyon niya ay walang pag-asa. Bakit? Eh, 100 taon na siya. No? Tapos yung kanyang asawa, si Sarah, ay baog. So, ang kalagayan nila ay imposible ng maniwala
sa pangako ng Diyos dahil sa circumstansya ng buhay. Imposible na. May mga sample ako na, may mga bagay din ako sa buhay ko na hindi ko maintindihan paano nangyayari. Diba, nung kapakailan nangyari sa akin, diba, nanakawan ako ng phishing scam. May nag-message sa akin na meron daw akong na-violate na batas sa LTO. So, pumasok ako doon, yung pala phishing scam, nakuha yung pera ko sa Maya. Yun sana yung mga panggastos namin, mga pambayad, pero nawala. Tapos kamakailan, ito naman ang biyaya ng Panginoon na hindi ko rin maintindihan. Siyempre, hindi lahat ng panahon meron ka. May mga panahon, walang-wala ka talaga. Siguro mga 3 weeks ago, biglang may pumasok na pera sa akin, 931. Saan ko saan galing to? 931. Pumasok lang sa ano, tinignan ko, sabi niya, from other bank. Kawawa naman yung, kung nagkamaliwan lang send yun, kawawa naman siya, nawala siya ng 931. Pero that time, kailangan ko. So, may pumasok 931, tinignan ko sa ano, transaction. Galing lang ng ibang bank. Nung isang araw din, nangyari na naman. May dumating na 1,000. Tinignan mo sa transaction, nakalagay lang adjustment. Saan galing to? Adjustment lang. Kumbaga, binigay ng GCash, tapos parang adjustment lang yung ano. So, yun yung mga bagay na may mga pagkakataon tayo sa buhay natin na walang-wala ka. Ang mga sitwasyon mo ay mga imposibleng mangyari. Iba-iba ang forma nito, iba-iba ang sitwasyon natin. Pero lahat tayo may mga sitwasyong imposibleng mangyari. Pero magugulat ka na lang na ang Diyos na ipoprovide, na ibibigay sa iyo ang mga pangangailangan mo na naayon sa kanyang pangako. Ito ang pangyayari ni Abraham. May pangako ang Diyos sa kanya. Kaso, yung pangako ng Diyos sa kanya ay imposible. Wala, malayo sa katotohanan, hindi mangyayari. Sino ang aasa na 100 taon ka na, manganganak ka pa at ang asawa mo ay bao? Sinong magsasabing pwede ka pang maganak? Sasabihin sa iyo ng doktor, foolish ka. No? Pero makita mo rito, kahit wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham. That's the key. Na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Bakit? Bakit siya nanalig? Kasi pangako ng Diyos. Ang mahalaga dito mga kapatid, ang pinupunto natin dito, yung pangako ng Diyos. Na mahalagang ibinabahagi sa atin ng banal na kasulatan, na dapat alam natin yung pangako ng Diyos sa atin. Siyempre, ang Diyos may pangako at ang pangako niya ay kanyang tutuparin. Pero kung ang kaisipan lang natin, katulad na lang yung ginagamit niya yung Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have made for you, plans not to harm you but to prosper you. Hindi yan pangako para sa atin, yung Jeremiah 29:11. Pangako niya yan doon sa mga taong nasa exile. They were in Babylon. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang kasalanan, they now in exile. At ang nagsalita ang Diyos doon ng Jeremiah 29:11 na I know the plans I have made for you. That is not my plan to you, Israel. But my plan is not to harm you, but to prosper you. So it is a promise of God to Israel, not to us. Kaya huwag niyo nang i-claim yung Jeremiah 29:11 as yours. Panginoon, may pangako ka sa akin. Teka muna, hindi sa iyo yung pangako na yan. Pangako yan ng Diyos sa Israel. Huwag sa iyo. Huwag mong kunin ang mga bagay na hindi pinangako ng Diyos sa iyo. Though may, in some other passages, ang pangako naman sa atin ay buhay na walang hanggan. Makita natin. That's God's promise to us. Pero Jeremiah 29:11 is not for me, it's not for you. Unless na,
Ikaw ay 2,000 taon na. O 2,500 years year old ka na. Baka nakasama ka doon sa Babylon exile. Pero kung hindi ka nakasama sa Babylonian exile, hindi yan para sa'yo. Those promises are for Israel, not for us. Ngayon, ito. Ang pangako ng Diyos ay magiging sindami ng mga bituin ang kanyang magiging lahi. Paano mangyayari nga yun? Imposible. Pero ito, dahil ito ay pangako ng Diyos, hindi nang hina ang word na ginamit sa verse 19. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Sa tingin niyo ba kung kayo si Abraham or ang mga sitwasyon niyo sa buhay na hindi na mangyayari ang mga bagay nito sa tingin mo, pero may pangako ang Diyos, anong iyong magiging reaction? Manghihina ka. Pero si Abraham, you see, kung ano ang kanyang pananampalataya sa kabila ng kawalan ng kapag-asahan sa buhay nito, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kapag tayo ay pinanahanan ng banal na Espiritu, anumang pagsubok na dumarating sa buhay natin, ito ay nagpapalakas sa atin upang magpatuloy tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. It will not stop us, but it will move us to go through, to move on sa buhay na ito. Ang naging reaction ni Abraham, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibasa, 100 taon na siya noon. At ang kanyang namang asawang si Sarah ay baog. At ito sa verse 20, hindi siya nag-alinlangan. Yan yung may pananampalataya. Pag may sitwasyon sa buhay, hindi ka nanghihina. Now blessed be Jehovah.